Magandang gabi sa inyong lahat. Sa hindi pa nakakaalam ng aking storya, makinig kayo at ito ang aking testimonya. Itong testimonya ng aking buhay ay maaari din iyong naging istorya. Ako, si Charmaine Joyce Pasha, isang Batanggenya, dalaga at unikaiha. Noong ako'y bata pa lang, ang daming tanong na pumapasok sa aking isipan. Bakit tila ba ang dami kong pagkukulang? Bakit puro inggit ang aking nararamdaman? Inggit sa aking mga kapatid, maging sa aking mga pinsan, ang sa isip ay nananahan. Maging sapat at sila'y higitan, yan ang pakiramdam na gusto kong maranasan. Kaya't minahal ko ang aking sarili, ang luho at ang binibigay ng mundo. Nagpatuloy umayon at sumunod sa agos ng mundong pabago-bago. Walang pag-iintindi sa buhay, walang pakialam sa paligid, at walang pakialam sa sarili pagkat ito'y walang silbi. Sa paghahanap ng kahulugan ng aking buhay, ako'y dinala ng aking mga paa kung saan mas nagiging malaya at maligaya. Sumasama sa mga barkadang basta masaya, kahit na angangalang pong landas nila ipapahama ka. Sa aking murang edad, ako'y natutong magbisyo. Uminom ng alak maging sa paninigarilyo. Bisyong alam kong ito ang papawi sa lungkot na nadarama ko. At hindi lang sa bisyo ako nakaramdam ng saya. Sa relasyon, papalit-palit, hindi kontento at paiba-iba. Oo, inaamin ko, hindi ito ugali ng isang Pilipina. Ngunit sa kanila ako nakaramdam ng pagpapahalaga. Sa pagkaraan ng buwan, taon at panahon, mga ginagawa kong lumalan at hindi na umaayon sa tama. Normal na buhay tila bagang ito'y tinakasan na. Dumating pa sa punto na ako'y itatakwil na. Walang silbi, pabigat at perwisyo na rinig ko sa kanila, awat hinagpis na tingin sa aking pamilya. Galit na ang tingin sa aking paligid, nakaramdam din ang galit pati sa aking sarili. Nagtataka kung ano bang nagawa ko, nag-iisip kung sinong natapakan ko at nagtatanong bakit ako biglang nagkaganito. Tanong na kasagutay sa diyang nasumpungan ko. Sarili ko palang natatapakan ko. Pinahihirap at pinahama ko. Unti-unti nawawala ang pag-asa na meron ako dahil nabulag ako. Nabulag ako sa itinuturo ng mundo. Pinaniniwalaan ang lahat ng ligaya at pangako ng mundo, lahat ng ganda at kulay nito ay hindi pala totoo. Ang mundo na akala ko'y tama at masaya sa paningin ko, nabuhay sa maling akala, ang mundo lang ang makapagpapawi sa sakit at nadarama ng puso ko. Akin ngayon na pagtanto na ang mundo na inakala ko magbibigay ng solusyon sa mga problema ang aking nadarama ay siya palang sanhi ng aking pagdurusa. Hindi ko alam kung paano ako babangon. Hindi ko alam kung maaari ba ako makaahon. Hindi ko alam kung kanino ko lalapit at hindi ko alam din kung kanino ko lalapit. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa mga pagkukulang ko. Kawalang pag-asa ang sa akin ay puso'y gumagambala. Sarili ko ba'y mababago pa? Buhay ko ba'y may halaga pa? Pilit sa isip ko'y gumagambalang, makakabawi pa ba ako sa sarili ko? Makakabawi pa ba ako sa magulang ko? At mapapatawad pa ba ako ng Diyos na pinaniniwalaan ko? Sa gitna ng kadilimang ito, muli akong nangarap. Dito sa UAA ko nakita sagot ang aking hinahanap. Nangarap na bumangon at umasang maayos pa. Ang pagkatao kong wasak, ngayon ay muling nabubuo na. At anong sarap na ang pamilya sa tiwala ng pamilya sa akin bumabalik na. Ngunit bakit pa? Tila bang may kulang pa? Ang buong akala ko ako'y maayos na. Trabaho, masayang pamilya ko'y mayroon na. Ngunit bakit ba puso ko'y may nahanap ang iba? Hanggang sa ako'y may nakilala. Na noon ay binabalewala ko pa, naghihintay sa akin na noon pa habang ang puso ko'y hawak pa ng iba. Sa kabila ng aking pagkukulang, siya'y hindi tumigil na ako'y lapitan.
hanggang sa pagmamahal niya ang aking nasumpungan at naramdaman. Nakilala ko siya na kaya tumanggap sa nakaraan kong makasalan at magulo. Nakilala ko siya na nagturo at bigyang halaga ang sarili kong pagkatao. Nakilala ko siya na nagmahal ng totoo sa buhay ko. Kahit sino pa ako ngayon, nakita ko na ang totoo. Buhay ko'y may halaga pa rin siyang totoo. Nang dahil sa Kanya na bago ako, nang dahil sa Kanya nasumpungan ko at nahanap ko ang tunay na ligaya, nang dahil sa Kanya, pag-ibig na tunay at tapat na matagal ko na rin hinahanap-hanap ay sa Kanya ko lang tunay na madarama. Kay Jesus pala matatagpuan ang lahat. Ang lahat ng pagdaramdam ng puso sa akin ay umalipin. Si Jesus pala ang papawi at babawi sa aking kinasasadlakan. Dugo ni Kristo, ako'y muling nilinis. Hinilom ang buhay kong puno ng hinagpis. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahulugan ng buhay. Ang mamatay sa sarili upang siya naman ang maging buhay na buhay lamang sa Panginoon. Sa Panginoon na magbibigay kulay sa buhay kong matamlay. O Diyos, tunay na napakabuti mo. Hindi ako karapat-dapat sa harapan mo, pero ako'y pinatawad, tinanggap at inilis mo. Hindi ako kahit na gaano naging masalimuot ang nakaraan ko. Salamat, Panginoon, sa galak na naidulot mo. Salamat, Panginoon, sa kapayapaang ibinibigay mo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ipinapadama mo. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon ko. Baging simula, bagong ako, bagong pagkatao, isang katotohanang nakasaad sa ikalawang Korinto, siyang tunay at totoo. Napawi na ang noon ko dahil kay Hesukristo ako ngayon may bagong pagkatao. Walang pakiramdam.